Hello, welcome to the vlog. This is Dudley Zamora reminding you life goes on and don't forget to subscribe. In today's video, medyo hindi talaga ako ganun ka-ready kasi biglaan dahil baka magagawa na namin siya mamaya. May kulang na kami ng materials para dito sa project or DIY na ito para mabuo namin yung ring light kasi ganito, backstory muna tayo guys. While doing some video, afternoon, naayos ko naman yung tripod ko, yung which is in my previous video ko, ano yung laging setup ko. Naayos ko siya, kulang natanggal yung ring light dun sa socket para nga, matabi ko siya para magiging safe. Muto ko siyang kunin or let's say that time hindi ko na talaga siya tinatanggal-tanggal doon. Basta may pangyayari na bigla ko na lang siya na nasage and then boom! Ito na lang yung natira sa akin, ito na lang yung tinira niya, nabasag yung ilaw. Ito na lang yung natira. And then, naghanap ako, kasi isang store lang din naman yung hinanap yung Ace Hardware. Naghanap ako ng, ano na, yung light lang mismo niya, yung ring light. Kaso walang available. At saka, I think, yung ito kasi, for me, hindi naman ganun ka-enough yung light niya. So, this time, ile-level up namin yung lighting. Kaya, namin kasi with the help of my father, si Papa, tutulungan niya ako gagawin itong project nito. Kasi I know how naman, pero mas mabilis kapag nandiyan siya. Siya mismo yung gagawin. So this time yung DIY materials na kailangan natin is, yan, isa to. Ito yung magiging base or magiging frame, say, yung magiging ring light. Ito, takip to siya ng balde. Ito na to, zero siya. Charge or free of charge. Hindi siya kasama sa naging budget namin dito dahil eto, napulot lang sa tabi. Kaya hindi kami manghihinayang na kung magiging part siya ng ring light. And then, yung plan namin is lalagyan din namin siya ng foil at saka may extended dito na karton lang din yung gagamitin namin. So, extended siya dito para yung siguro mga ganyan ka maganyan siya siguro ka kapal yung gilid or kahaba para ma-extension. Then lalagyan din namin siya ng aluminum foil. So yun, speaking of aluminum foil, isa siya sa magiging ano namin. So ito, hindi ko na siya din siya isasama sa budget kasi nga available naman na siya agad dito sa bahay. Then hindi naman siya ganun ka nagagamit. Maglalagay kami ng carton para mas madali namin makabit tong foil na to na isusunod namin dito sa shape. Same na din ng ng sukat niya. And yun nga, para yung magagamit namin yung ilaw talaga ng sa full function niya. Para yung reflection nila, makakollect din siya. So, magiging sulit din yung lighting. Yun yung isang material na wala kami, which is yung carton. Naghahanap pa kami. Which, kung magiging siya, provided na siya mamaya, available. So, madilim na para mag-film. So, kaya ito ginagawa ko na siya ngayon kahit nakulang pa. I-insert na lang namin on the future na filming process. Here, the bulbs. And we decided na yung bulbs na gagamitin namin is 6 pieces. Kasi, ay plan nga sana na 8 pieces siya kasi lang. Sabi ni Papa, baka masyadong masikip. At saka, ito na yung susundan namin. Yun, para hindi na kami mag-adjust pa or magsukat-sukat ng kung ano. So yung bulb na meron kami is yung 5 watts LED. 3 bulb na 5 watts. So ito yung malaki. Ito. Ganito siya kalaki. Firefly yung brand. Dalawa lang siya kasi yung isa nakakabita dito sa socket na pinagkakabitan ko din ng ring light ko before kasi yun, since then after nabasag yung ring light na yun, bulb na yung ginagamit ko. Tatlo nito and then tatlong maliliit na 3 watts lang siya. So i-alternate na lang namin. Yung price pala nito for the 5 watts, it's 254.75
for the 3, and then for the 3 watts, it's 209.75. Sa 8 hardware namin to, ni Papa lahat binili. Next is yung pagkakabitan naman ng bulb. So we have here the socket for the ceiling receptacle. So it's 2¼ inches yung size niya. It costs 21.75 pesos. So meron nga kaming 1, 2, 3, 4, 5, and then ito yung isa na buksan, 6. Doon meron na tayong receptacle, yung base, and then syempre yung wirings naman. Regarding naman sa wires, we have here, hindi ko alam kung gaano to kahaba, hindi ko na siya sinukat. Bale, ito, available lang din dito siya sa bahay, so hindi na siya nasama sa budget, free of charge, wala na masyadong gastos. Ito yung magiging line para dun sa plug. So, meron din ditong isang plug na kailangan para dito sa other end niya. It cost 19.75 pesos din at Ace Hardware. Royo yung brand niya. Dito pala sa ano, Firefly yung brand. Sa switch, for the on and off, it's Royo din yung brand niya. 34.75 pesos naman siya. Ito, masyadong maliit kasi yung ano, yung ito, masyadong maliit siya. So, yung wire namin na ito, which is ito na sana yung gagamitin namin lahat, masyado din siyang malaki. Ayan. May another wire, extra wires din kami dito na maliit lang yung size niya. Ayan, medyo madumi siya. Dirty white na yung color niya kasi nga matagal na siya. Kaya dalawa pa yung ano. Ganito pa yung style niya. Kasi, matagal na din. Few years na din yung nakalipas. I think, change na yung ganitong style. Pinalit na siya dito sa isang wire na kagaya nito. For example, dito sa ilaw ko ngayon na ginagamit, ito na yung wire. Single, ano na siya. Single wired na. Pa-flash ko na lang din sa screen kung magkano lahat yung nagastos. One of the material din na gamit is itong electric soldering iron. Ito yung gagamitin namin na pambutas dun sa dito sa magiging base sa takip ng balde para mas madali siya. Although if wala naman kayong available na ganito, you can use naman yung alambre lang siya na syempre papainit nyo, and then yun yung gamit nyo yung pangbutas. Basta DIY lang talaga, lahat naman may paraan kung wala kang magiging material. So meron talagang Pinoy tayo. Magagawa at magagawa natin yan ng paraan. And then one thing din pala mga kado is itong glue stick and then the glue gun. So kung wala naman kayong glue gun, hindi naman talaga siya ganun na kinakailangan. Pwede naman glue stick lang talaga. And then candle. So ito yung gagamitin namin pandikit dun sa karton at saka ng aluminum foil. At saka ididikit din namin siya sa magiging base nga, which is yung takip ng balde. I think yun lang lahat. Karton lang talaga yung wala dito sa material na na-present ko. But later on, makikita yun naman sa video. Lahat ng materials na magagamit namin, kung meron man ako na magagamit kami, na magagamit na hindi ko na-mention dito at the first part. So, makikita yun naman dun sa, ano, while doing the process para mabuo yung DIY ring light. At saka, one thing pa pala is yung stand. Kung wala kami makikitang available na stand na tripod mismo, yun, naghahanap-hanap din kasi kami ng tripod, or yun yung isa sa option namin na baka may patapon ng tripod or tinapon ng tripod. So baka may mahanapan kami dito sa magiging available sa area namin. So yun yung isang choice namin. And then one option din namin is yung stand fan. Yung sirang fan na, yung stand lang talaga yung kukunin din namin. O di kaya yung buong fan mismo. Tsaka ikakabit namin itong base ng yung ng ring light. Starting sa part na ito, mag-voice over muna ako. Yung karton, nilagyan ko pala siya ng tape. Gaya nyo nakikita nyo kasi hindi kasha dun yung buong takip ng timba. So, after nun, nagkuhit ako ng line para may masundan tayo. At saka ikakat ko din siya paikot. Bali, sinagad ko yung pagkat ko dun sa balte kasi nga yun lang yung magiging paraan ko para magkaroon ng outline. Syempre, given na masyado siyang
sakto lang sa size niya, hindi siya kakasya dun sa loob. So nagbawas ako ng konti lang naman, siguro half inch or hindi pa ganun ka haba. So ayun na, nagkasya na siya. At dito naman, hindi pala natin magagamit yung soldering na ipinakita ko sa naunang part ng video na to. So, minabuti namin gumamit ng bakal. I think, galing to siya sa umbrella. So, ayun, pinainit namin siya sa apoy at saka binutas. Kasi, yung soldering na size is hindi siya ganun kalaki na enough para dun sa wire na ipapasok natin. Itong pieces ng aston, ito yung iikot sa bakit. Ito. Ito yung gagana ko siya. Naikot yan siya para yung paglalagay ng horn. Sa part na ito, inuumpisahan na ni Papa na ipasok yung mga wires paikot dun sa frame na pagkakabitan ng socket para mapagkakabitan ng ilaw. Medyo complicated siya. Kailangan medyo na-idea ka talaga kung paano magkabit ng mga kuryente. Siyempre, hindi ito siya basta-basta bagay kasi magkaroon na ng short circuit. Magkakos na siya ng fire. Ngayon pa lang doon, sinasabi ko na kagad sa inyo na medyo sabog talaga tong vlog na to. Hindi ko rin alam kung maayos pa siya or kung pwede na. Feeling ko ang gulo-gulo niya kasi sabog yung pagkakagawa dahil nga hindi kompleto yung gamit ko. Hindi ko siya natapos in a day or 2 days, ganun. Kundi medyo matagal kasi mahirap kumalaw ngayon dahil sa sitwasyon natin. Tip lang mga do, while doing this part, habang nanonood kayo, much better na cover nyo na ng foil yung karton na gagamitin nyo prior ilalagay itong mga sockets. Kasi after kasi nun medyo complicated na siya dahil meron na nga obstacles dyan sa gilid-gilid. Magka-cut ka rin ng small pieces ng aluminum foil para lang matakpan siya. But however, struggle nga siya, pero kung kagaya din kayo sa sitwasyon ko, yung foil na gamit kasi namin dito sa bahay, nagkaroon siya ng fade. So, nagkaroon ng discoloration pala. Hindi ngayon siya magandang gamitin. Kaya, nagantay pa ako ng makabili ng bago. So, gabi na kasi to. Hindi na madaling lumabas at makabili. Kaya, tinapos na muna namin to. As you can see din, ayan, may part na binabalatan si Papa para makuha yung wire na i-coconnect dun sa socket. And then, yun, medyo nagdagdag siya ng struggle kasi hindi ginawa ni Papa na gupit-gupitin yung mga wires para i-connect-connect na lang siya. As you can see sa ibang mga videos na DIY, ganun yung mga ginawa nila. Kung may idea naman kayo sa paggawa ng kuryente, madali na lang sa inyo. Yung need nyo lang naman is yung may idea kayo para mag-picture out kung ano yung kinalalabasan ng ring light, kung effective nga ba siya or kung maganda siya. Dito sa part na to, tinatanggalan ni Papa ng balat yung wire para magkaroon ng enough na length para maipasok siya dito. So tinatanggalan ni Papa ng screw sa part ng socket. So basically, yung gagawin nyo lang siya is i-coconnect lang naman yung wire dun sa socket and then uulitin mo lang siya for the 6 times or depende sa inyo kung gano'ng kadami yung ilaw na ilalagay nyo. Thank you.
So dito pala sa part na to, instead of glue stick yung gagamitin nyo, disregard nyo na lang yun at gumamit na lang kayo ng double-sided tape kasi mas makapit. Finally, dito na tayo sa last part ng video ito kasi ang tagal na namin ginawa yung DIY na to. Siguro more than a month na talaga siya. Hindi siya natapos gawa ng kulang talaga yung mga gamit. So, I advise na kailangan yung mapanood tong video na to from the start until the end para malaman nyo kung ano yung mga complete kailangan. Tsaka para ma-picture out din talaga kung paano siya nagawa. So, ito na nga yung stand na available dito sa amin is yung itong electric fan. Sira na siya, tsaka yun, hiningila namin. Ito yung, tinanggal namin yung ano niya, yung pinaka-propeller ng fan. So, kinabit namin itong base. Yung ginawa namin para maikabit siya, tikbit, nilagyan na lang namin ng tali. Straw lace yung gamit namin. Ito siya. Tsaka ito na yung likod ng ring light. Ayan yung mga wires. Yung mga wires na hindi talaga siya pinutol-putol. Binupit lang siya. Yung area na gagamitin para makonnect dun sa socket. Tsaka ito na din yung pinaka-ano niya. Wire na nagamit namin. So, enough naman yung haba niya. And then, ito yung switch. Dito na din siya sa likod. So dito sa part na ito, ito nga yung karton na nakita nyo sa unang video na ginupit ko. Binalot ko siya ng, o hindi ko siya binalot totally kasi nga magastos. Magagamit ko pa yung ibang coil sa ibang paraan. Para sa akin, okay na din siya kasi dito lang naman siya sa kwarto, sa bahay. So okay lang yung ganito yung itsura niya, hindi naman ako nababother. So okay lang. Pero kung may chance na mapinturahan nyo siya or i-cover nyo na lang ang buo ng foil para mas medyo aesthetic naman siya tingnan. Saka ito na yung front ng ating ring light. So ayun nga, ito part pa siya ng fan para tinusok, nilagyan namin siya ng butas sa gitna, tinusok doon yung sa may lagayan din mismo ng propeller. Ito siya. So itong mga foil dito, last na nga siya na ano na ikinabit. Kung titignan nyo, madami dito ritaso, gupit-gupit na foil. So ito, medyo dito na part buo pa siya, and then dito na part kasi pa circular na para makover yung bawat gilid niya. So pirasong ano na siya, foils. And then, ayun. So anim nga siya. Ito yung tatlong malalaki, tatlong maliliit. Yun lang. So ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya ka diwanag. Ayan. So ganun siya kaliwanag.